The front beach of San Vicente is actually considered also a turtle sanctuary. So you can see all of these animals and flora and fauna within the vicinity of San Vicente. Ngayon nakikita namin ang development na gumaganda ang lugar, masari-saring activities na kami nakikita sa dagat. Wala pa kaming mga kalsada. So, ang sinasakyan namin papuntang bukid, pauwing bahay, ay kalabaw, pumupunta sa dagat para mangawil, para kukuha ng mga pagkain. Kasi sa hirap ng buhay dito, walang kalsada, walang tindahan, walang ilaw, walang hospital, halos wala lahat. Ang turublian ay salitang agutainin, nang ibig sabihin mamanahin. Marami nang nagkukumbinsi sa amin na ibinta itong lugar, pero pinahalagaan namin kasi ito lang ang alaala ng mga magulang namin na iniwan sa amin. The learnings of Boracay can be applied to San Vicente, ensuring that all of the development is set far away from the water so that the people can enjoy the beach. Kahit sino pwede pumunta sa beach. We will never say na private yung harap ng isang area. Yung height limits, we will never see a 12-story hotel in this specific site, not in San Vicente. Number two is over capacity, ensuring that there's a capacity requirement in this area. And number three is the proper waste disposal. San Vicente is very, very unique to other tourism destinations. Aside from the master planning, the local people who are really caring and willing to lend a helping hand to any tourist who wants to learn more about San Vicente. Okay lang mag-aliwelwe dito, pero pagdating naman sa mga disposable, yun po ang pinakamahigpit namin binabawal. Para lang mapanatili ang kalinisan.